Hello guys, how are you? How you doing? Thank you so much for tuning in. Another reaction video courtesy of Badong Arateles Vlog, in short, Bads. So, ito po ay isang reaction video under copyright disclaimer ng Fair Use Section 107 of the Copyrights Act 1976 for educational purposes kasi malayo tayo sa Pilipinas, and of course through YouTuber, blogger, content creator, nalalaman po natin yung mga balita tungkol sa Pilipinas. So anyway, this is just a reaction video under Fair Use of the Copyright Disclaimer Section 107 of the Copyrights Act 1976 sa mga nangyayari sa Pilipinas. So anyway, syempre bahala po kayo sa inyong sariling opinion kasi malaya naman kayo. Kung meron kayong sasabihin, gawin lang po ang tama, mag-iwan ng bakas sa comment section. So anyway, welcome po sa USA Livestream reaction video. And then of course guys, if you haven't actually subscribed to me o kaya kay Badong Arateres Vlog, mag-subscribe po kayo, magbigay po kayo ng thumbs up o kaya big support sa community para naman ma-recommenda tayo ni YouTube, okay? So anyway, maraming salamat po. Pakinggan po natin tapos, and then magre-react ako at the end, okay? Para malaman nyo rin kung ano yung opinion ko. Po yan, tama po kayo, grandstanding. Pwede bang hindi sabihin ni Jesus Escudero yan? Pwede. May silbi ba yan pag nagsalita siyang ganyan? Wala. Ano ibig mo sabihin ng take it or leave it? So, yan ang ano, kanyang vlog, take it or leave it, tungkol sa topic na pinag-uusapan sa Pilipinas. Para sa akin, mas maganda siguro kung ipapaliwanag pa yung mga nangyayari doon sa Senado o kaya sa Kongreso na kung ano talaga ang karapat-dapat, di po ba? Kasi kung hindi po lilinawin, eh, hindi magkakaintindihan. So, ano sa palagay niyo? So, anyway guys, this is just a reaction video. Kung gusto niyo po panoorin yung buong video, ilalagay ko po yung link ng channel ni Badong Arateles para mabigyan kayo ng linaw sa kanyang sinasabi at sa sinasabi ko. Para sa akin, it's all about communication. Minsan kasi hindi nabibigyan ng magandang representation ang mga usapin kasi hindi agad ipinapaliwanag. Pero kung ipapaliwanag na mabuti, of course, 'di ba, magkakaroon ng solusyon. Kaya lang naman may mga balakid kasi minsan hindi puro pareho ang pag-iisip at pagkakaintindi sa mga bawat hakbang na ginagawa ng mga tao o kaya grupo o kaya yung mga miyembro, hindi lang sa Kongreso, hindi lang sa bayan natin, kundi sa atin din, ano, masa. Kaya pinaka-importante talaga yung lilinawin para nagkakaintindihan kasi minsan nagkakaroon ng mga balakid dahil iba-iba yung iniisip, iba-iba ang pag-iintindi. So anyway, ano sa palagay nyo? Kung meron kayong maidadagdag sa sinasabi ko, mag-iwan lang po kayo ng bakas. And of course, you are more than welcome to make a comment. Pero gawin ang tama, yung professional, yung nagre-respeto. Di po ba? So anyway, thank you po.